Yung title ng ating devotion is Delight Yourself in the Lord, no? Kapag pag naririnig natin tong word na to, no, we probably reminded in the verse in Psalm, no, in Psalm 37 verse 4, delight yourself into the Lord and he will give you the desire of your heart, no? But this there's also a passage, no, in the Old Testament. This devotion, no, focuses, no, sa Lord's Day, no, and our main text, no, ang text ng devotion na to is in Isaiah 58 verse 13 to 14, no. Basahin ko lang po. Sabi dito, if you turn away your foot from the Lord, from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord. And I will cause you to ride in the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob, your father. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, no, merong lahat ng mga commandment, no, ng Diyos, no, ay probably in-ignored, no, nung from Mosaic law, yung binigay na law kay Moses, no, mostly doon na tayo ay nagka-fail, no, tayo ay dinilig natin ito, pinapabayaan natin ito, or but merong isang commandment, no, na subject to assault even sa ating even sa atin, no, mga professing church, professing church ni Christ, no, and ito yung fourth commandment, no. Yung fourth commandment is remember the Sabbath day to keep it holy. There's a Puritan pastor, no, may isang Puritan pastor, no, sabi niya dito na yung Christian Sabbath, no, ginagamit ito ng ginagamit ito ni Satan na parang binablot out nito, no, yung glory, no, para yung mga tao ay gawin kung ano yung gusto nilang gawin, no. Marami dinidistract nito yung even yung mga Christian, no. Si Satan is working, no, even in the day of the Lord. And dinidistract nito yung mga even yung mga professing Christian na gawin kung ano yung gusto nilang gawin at hindi gawin kung ano yung gustong pinapagawa ng Panginoon, no? And tayo mga Christian, no, nakita natin itong simbahan na ito, no, may mga nakita tayong simbahan na parang wala mga tao ganyan, no, and mostly, no, isang Kristiyano ay nagigrieve dapat kapag nakita niya isang simbahan na hindi umaten dahil yung ibang mga tao ay ginagawa kung ano yung gusto nilang gawin, no. And ito dapat yung nakita natin na parang na dapat yung mga Kristiyano ay we are grieving, no, kapag yung what nakita na wala, hindi natin nakita yung mga kapatiran natin sa loob ng simbahan. And there's also an historian, si Philip Schaff, no, may niroot siya, no, na yung observance ng Lord's Day is school of discipline, no. Ito ay kaparaanan na ng biyaya para sa mga professing Christians, sa ating mga Kristiyano, no. At ginaguard nito, no, yung public morality, even yung religion, no. And ito yung bulwark against infidelity. Ibig sabihin ng bulwark ay defense ito, napakataas na wall, no, against dun sa infidelity, sa pagtataksil, no. And ito rin yung observance ng Lord's Day ay source ito ng hindi masukat na blessing
no, hindi lang sa simbahan kundi sa state, sa government, no? And ganun na rin sa ating mga pamilya, no? And next to the sa church and to the Bible, yung Lord's Day is also a chief pillar of Christian society, no? Ito yung sinabing chief pillar, ito yung mga poste, no? Ito yung mga dapat nag-hold, no, doon sa Christian society, sa ating mga mananampalataya. Ito sa isa to sa pinakamahalaga na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. And si Jonathan Edwards, no, sabi niya dito, mayroon siyang kinote na sabi sa about Lord's Day, no, sabi niya dito, "Those who have a sincere desire to obey God in all things will keep the Sabbath more carefully and cheerfully." No, sabi niya dito na kung yung mga Kristiyano na mayroong sincere desire na sundin ng Diyos ay dapat yung Sabbath ay kinikip niya to carefully, may pag-iingat, and syempre more cheerfully, may pagsasaya, no? And if they have seen and convinced that therein they do what is according to the will and command of God, and what is acceptable to Him, and will also have the great deal more comfort in the reflection upon their having carefully and painstakingly kept the Sabbath, no? As si Jonathan Edwards pinapoint out niya dito na we should observe yung Lord's Day, no, yung araw ng Panginoon, dahil ito yung tinuturo sa atin ng Bible, no, because the Bible tell us na i-observe natin yung Lord's Day, not because yung mga forefathers natin, yung mga apostle, yung mga dati ay sinasabi nila i-observe nito, no, hindi, in-observe natin yung Lord's Day dahil ito yung kinukuman sa atin ng Panginoon. And niloloko natin yung sarili natin na matatanggap natin yung biyaya, no, na ma-experience natin yung biyaya if hindi tayo willing to imitate God, no, to imitate them, yung mga apostle, sa devotion nila, no, sa Panginoon. And ngayon, kung tayo mga Kristiyano, no, obligated tayo to keep yung fourth commandment, which is yung Sabbath day, to keep it holy, paano natin to gagawin, no? Just how do we do it, no? And anong purpose ng Lord's Day? Anong purpose, bakit tayo nagpupunta dito? Ano dapat yung ginagawa natin every Sunday? For one thing, no, we are supposed to rest. Yun. Kasi ito yung ito yung ginawa ng Diyos, no, ng creation, no. And yung Hebrew word actually ng Sabbath, yung meaning ng Sabbath is to rest or to cease from something, no? Ibig sabihin may titigil kang gagawin. And on the Lord's Day, no, itong araw na to, tinitigil natin yung mga regular labors natin. Ba yung mga regular labors natin? Yung mga ginawa mo nung Monday to Saturday. Lahat yun titigil mo para sa Lord's Day. No? And ang Diyos, binigyan tayo ng oras para magpahinga. No? And sa kaparaanan na to, no, we imitate God. No? In Exodus 31 verse 17, for in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. No? We imitate God when we observe the Sabbath. No? And pero hindi lang tayo binigyan ng Diyos na para lang magpahinga, no? I-devote natin yung sarili natin sa mga other things like pagpunta sa mga malls, ganyan, papahinga, magpa-massage ka doon. Hindi. Sa loob ng simbahan,
no? Ito yung nalaga ng Panginoon, ito yung institute niya sa simbahan niya. And pero ayun nga, hindi yun yung pinapagawa ng Panginoon. But rather, yung 6 day week labor mo ay dinedevote mo, no? Dinedevote, may kailangan tayong i-devote, and which is to worship God, to rest and to worship God on the Lord's Day. And throughout the Old Testament, no, nire-remind tayo na yung Sabbath was not just a holiday, no, but a religious holiday, a holy day, to ay banal na araw. And sabi dito sa Leviticus 23 verse 3, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath for solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Nakita natin dito na yung araw na ito ay solemn or holy rest, no? Which is yung mga tao ay nag-gather para i-worship yung Panginoon on a holy convocation. And hindi ito yung araw natin, no? Hindi ito nakapokus, yung Lord's Day, hindi ito nakapokus sa atin, kundi sa Panginoon. We do the Lord's Day para ma-please ang Panginoon and para magpahinga, no? Sa araw ng Panginoon at i-worship siya. And sobrang nakaka-bless, no, na tayo binibigyan ng sa providensya ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng lakas, no, on the 6th day, and to rest, no, binibigyan tayo ng oras ng Panginoon para i-worship siya, no, para pagsilbihan siya, para i-glorify siya, no. And binigyan tayo institute ng Panginoon Diyos na hindi natin i-observe yung mga other things, no, yung mga meaningless things, but dito sa simbahan na to, no, binibigyan niya tayo ng araw, no, para samahan siya, para kasi dahil on the Lord's Day nandito ang Panginoon, no. Hindi na sabi na yung Monday to Saturday ay wala yung Panginoon. Doon yung Panginoon, but on his day nandoon yung Panginoon. Napaka-special nung araw na to, no. And in 1 year, no, 52 times sa loob ng isang taon, no, sineselebrate natin, no, yung Lord's Day. And ang prayer ko ay sana ay ma-restore natin yung pagmamahal natin and also yung reverence natin sa araw ng Panginoon, no. And nandun din yung blessing ng Panginoon, no. And balikan lang natin yung main text natin in Isaiah 58 verse 13 to 14, no. Basahin ko lang ulit. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. No? Ngayon, tanong ay, ito bang verse na to, no, ay dinidescribe nito yung attitude mo and yung experience mo kapag nandito ka sa, nandito ka sa Lord's Day? Hindi issue yung nandito ka lang, no, but sinasabi dito sa verse na to na if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday and call the Sabbath a delight, ibig sabihin na kapag nandito ka sa church, no, and itong church, itong Lord's Day na to ay tinitake mo to as pleasure,
no? And kinatawag mo yung Lord's Day na delight. Sabihin nagagalak ka doon, nasisiyahan ka doon. Andun yung rest mo, no? And itong holiday na to ay in-honor mo, no? And hindi mo to ginagawa ng sa sarili mo lang. Hindi mo hinahanap yung pleasure mo, or hindi mo sinasabi yung in your own words. Ibig sabihin, sinasabi dito sa verse na to na yung pag-observe natin ng Sabat ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. And maraming mga professing Christian, no, na sinasabi na mahal nila yung Panginoon, no, na sinasabi nila na itong Lord's Day ay napaka-restrictive, no, na parang sinasabi dito na napaka-legalism naman ng Lord's Day na yan, na kailangan ng umatid ka. Hindi, no, it is not harsh or oppressive na sabihin natin sa kapwa Kristiyano natin na umatid siya ng Lord's Day, na wala kang business sa labas, no, on the Lord's Day. Dahil sinasabi natin to dahil sinabi to ng Diyos. Ito yung kinokoman ng Diyos na may karapatan tayo na sabihin sa kapwa nating Kristiyano na i-observe mo yung Lord's Day, na umatin ka sa Lord's Day, no? Hindi yun oppressive, hindi rin yung harsh, no? Dahil ito ay inuutos ng Panginoon. Dahil tinuturo ng Biblia, no, na yung Panginoon, yung portion ng Panginoon, yung portion natin ay yung Panginoon, no? Yung Lord's Day, it is our Christian portion. Doon yung tinatabi natin to, no? Ito yung portion natin, no? Napaka-importante sa portion, napaka-importante nito sa atin. And it should be our chief delight, no? And moreover, no, yung salita ng Diyos, no, tinuturuan tayo nito na yung Panginoon ay present, no, sa kanyang mga tao in a special way. When we gather together, nandito yung Panginoon, He is in our midst, no. And sana makita natin ito na napakahalaga ng araw ng Panginoon. We should be reminded na yung puso natin, no, ano ba ginagawa natin sa Lord's Day? Para lang ba to sa sarili natin, no? We should be reminded na we worship the Lord. And in Lord's Day, no, we deny ourselves. Tinatanggal natin yung pleasure sa atin, no? Kundi binibigay natin yung pleasure sa Panginoon. Let's close in prayer. Father, we thank you for this day, Panginoon, na sinasamahan mo kami, Panginoon. Help us, Panginoon, change our heart, Panginoon, sa araw mo, Panginoon. Tulungan mo kami na ipaintindi mo sa amin, Panginoon, na we bless you, Panginoon. We worship you sa araw mo, Panginoon. Hindi ito yung araw namin, Panginoon, kundi ito yung araw mo, Panginoon, to rest, Panginoon, in your presence, Panginoon. To rest, Panginoon, in your word. At remind us, Panginoon, na we should deny ourselves, Panginoon, in every day, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, sa araw mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.